ito yung higa, dyan siya gumagapang. Ayan, yan, kita nyo? Ang laki, di ba? Oh. Ang laki niya. Oh. Ayan yung higa. Hello, this is What Mike Say. Dito tayo ngayon sa aming barracks. Papakita ko lang sa inyo kasi maraming ano, nakakita ako ng kakaiba. So, papakita ko lang kasi marami pa lang ano. Dito sa tinitira namin, medyo ang comfortable ngayon dahil may mga higad pala na gumagapang. So, bago ako magpatuloy, don't forget to subscribe to my channel. This is What Mike Say. And push the notification bell and follow my video, okay? So papakita ko lang sa inyo kasi na to tulad sa ayun dito sa Quezame, gumagapang yung mga higa, dami, grabe kaya yan, yan o, grabe higad yan. Sa dingding, grabe yan, lalaki oh. Lalaki nila. So medyo nakakakilabot. Pagka humani yan sa balat natin. So yun. Diba? Kesa misya ng ano namin. Ng barracks namin. So, comfortable kasi medyo marami sila eh. Oh. So, kailangan namin ngayon mag-inspect dahil kasama yun sa safety namin. Ang pag tatanggal lang ng mga unusual na magiging dahilan ng aming disgrasya or sagabal sa aming kalusugan. Lalo na sa safety namin. So, ito, sa labas ng barracks namin, marami rin siya. Katalis na nanggagaling yan. Yan dito. Marami siya. Tuloy yan. O, diba? Higad. Dami nila. Hindi lang dyan. Katakot tuloy ako dito kasi dito, ang pinakabubong namin, sa nanggagaling yan. Pinakabubong kasi namin, kahit ito CR namin yan. Itong pinaka CR namin. Saan siya nang gagaling? Kasi diyan may baging diyan eh. May baging diyan. May gumagapang na baging diyan. So, dun sa baging niyan, marami siyang ano. Diyan nakatira yung mga higad. Actually kanina marami yan diyan, tinanggal na lang. Tinanggal na lang siya. Yan, yung mga baging na yan. Ang likod kasi nito, ang likod nito, maraming baging. Ayan, ito nyo to. Ayan o. Oh. Ang laki-laki, ang dami o. Oh. Ayan, ito yung higa. Diyan siya gumagapang. Ayan, yan. Kita nyo? Ang laki, di ba? Oh. Ang laki niya. Oh. Ayan yung higa. So, Makati yan. Oh. Nagbablogs ako, binablogs ko. Yung dami oh, kikita niya, yan oh, nakalambitin siya sa, ayan oh, dami. So, ito yung unang-unang dapat mawala, yung mga baging na yan. Ito, delikado eh, dyan sila tumutuloy, tsaka dyan sila naninira. Ayan. So, so pagka na ano kaya sa balat, kapian. Mga magapa yan. Mga magapa yan. So ano, ang ano natin ang niya, yung ano niya, first aid niya. First aid. Okay? A few moments later. So
So yun nga po ang pinakita ko sa inyo, yung tungkol sa higad dun sa barracks namin. So ano po yung higad? Ito po yung tinatawag na tilas or caterpillar. With a scientific name niya is Euproctis chrysorrhea yung tawag sa kanya. And nasa grupo siya ng mga order of Lepidoptera na include siya sa mga fireflies, butterflies, at saka yung mga mariposa. So nasa ano siya, yung stage siya na maliit pa siya bago siya maging tuluyang maging insect. So parang siyang uod. So uod ba siya? Consider ba siyang uod? No, hindi siya consider uod. She is consider siya na insects pero nasa caterpillar stage siya. So marami siyang tinitirhan, plenty numbers nila. Kung halimbawa sa marami kasi sila mang itlog, so sa gamo-gamo nangingitlog siya hanggang 1,200 eggs. So, biruin nyo kung ilang eggs yun o ilang karami yun pagka nanganak, diba? Tapos magiging higad. Then they live sa trees, yung mga leaves or hanging plants or mga grasses. So mostly dun siya titira at sa dun siya gagapang. So kung maraming sa place nyo na maraming mga ganong plants, so mostly dun siya talaga magi-create ng mga itlog niya, yung mga insects na to. So they eat plants but you are eat insects. May mga kinds kasi ng higad na kumakain ng insects, but mostly ang kinakain talaga nila ay plants or mga dahon. So considered sila na pest if they create harm or sa mga harvest o sa mga crops, nagki-create sila ng harm. So okay, sa sobrang dami nila, mapasok sila sa mga bahay or sa isang puno na napakarami, nade-destroy nila ito. So consider silang pest eh. Pero kung control naman ang number nila, nakakatulong pa rin sila sa tinatawag na balance of nature. They consider as pagkain din ng ibang hayop o kumakain din sila ng ibang hayop. So paano sila nagiging harm? Nagiging harm sila dahil yung sting nila or yung hair nila, pagka nadikitan ka, nagliligto ng toxin and allergic reaction sa skin. So nagkukos ito ng itchiness, pain, at saka inflammation sa skin. Some it may cause difficult in breathing kapag nagkaroon ng intense na allergic reaction, or kung minsan fever pa nga and body itchiness o yung temperature mo tumataas, parang mainit sa loob, ayun nagiging ano mo. So huwag kakamutin, ayun ang unang-unang dapat na huwag gagawin, huwag siyang kakamutin, mas lalo na sa may parte na may mga hair dahil mas lalo siyang decrease ng allergic reaction. And then unang-unang gagawin, mag-create ka ng look and apply first aid. So best na first aid na ina-apply talaga, mostly mga Pilipino, alam nila yan, yung vinegar o suka. So i-apply mo lang yun doon sa may na allergy or na ano ng hair para mawala yung itchiness tsaka yung pamamaga. And then kung meron nga aloe vera sa bahay, itong best na isa sa best na plants na pang remedy dahil may cooling substance to tsaka yung anti-inflammation sa skin. Kung meron kayong ice, pwede rin yun. Nagpe-prevent din yun ng inflammation tsaka sa pain. Nagpe-prevent na yung pain sa skin. So, i-apply mo yung ice. First aid lang yun. So, kung meron kayong ginagawa ng iba, kung meron silang adhesive tape, i-apply nila yan dito sa skin and then bigla nilang tatanggalin. Yung iba naman, sinasabi na papatakan ng kandila kasi medyo masakit yun. O kaya baka masunog yung hair. Hindi naman na ano yung mismo nasa loob, medyo parang mas mahirap yata yun. Pero ayun, nag-iba yun na-apply yun para pag ganun nila ng kandila, tanggal na rin yung hair, yung mga hair ng caterpillar. And then yung iba, suman, patagulungan doon ng suman. So iba-iba ng ano, ng technique. So yung iba naman, rock salt, para matanggal naman yung pamamaga at saka yung sakit. Rock salt.
Pero the best sa medicine, kung mag-ano rin kayo sa doctor, yung ointment naman, yung hydrocortisone na tinatawag, itong ina-apply, best to na pang ointment siya, na mabibili sa mga butika, pero kailangan may reseta ng doktor, yung ointment na hydrocortisone, apply yung dun sa, for 7 days, pwede siyang apply sa area na may allergy ng hair ng higad. Or yung sakati naman, yung antihistamine, ayun ang first aid naman. So, yun lang, tinuro ko lang sa inyo ang paanong first aid para sa higad or yung konting kaalaman tungkol sa higad. And then, para aware tayo din kung dumadating kasing panahon na ganito, August, September, October, yung mga tag-ulan, naglalabasin kasi yan. So, alam natin minsan pag naka-encounter tayo. So, ito lang ang masasabi ko at panibagong content ko. So, this is what I say. Don't forget to subscribe on my channel and push the notification bell para updated kayo sa ating panibagong video. So, thank you po.